Ang pag-ibig nga naman ay kay Tamis. Ito ang napatunayan ni Lucire at Rodel nang sila ay makasal taong 2000. Siyempre, dalaga ka. Hindi ka naman pwedeng lumabas na hindi ka mabango, hindi ka maayos. Kaya, siyempre, yun. Nung bandang huli, sabi ay nagustuhan daw, kahit maldita, ganyan. Eh sabi ko naman, hindi pwede ka kung gusto lang. Ako kasi ang buhay ko, sabi ko, galing ako sa hirap. Bagamat nagsimula sa magandang pagsasamahan ang mag-asawa at buong pamilya, nasubok ang kanilang relasyon nang mahuli niya ang asawa na may babae. Kaya sabi ko, ano to? Kailan niyo pa ako niluloko? At alam mo naman sabi ko may anak ka. Tsaka ako sabi ko hindi ako nagpapabaya kahit ako may pamilya na tayo, kahit ako may trabaho, may nagtatrabaho din ako para makatulong sa iyo, ako sabi ko pangangailangan ng mga anak ko. Dulot ng pigati na naranasan ni Lucire kay Rodel, minabuti ng dalawa na maghiwalay na lamang. Subalit, hindi naging madali kay Lucire na mag-isang itaguyod ang pamilya, kaya't isang mabigat na desisyon ang kanyang naisipang gawin. Hirap, pagod. Yun yung time kasi na talagang... Yun talaga yung time na sobra akong na-depress talaga. Noong 2006 na yun na nangyari talaga sa amin. Noong nahuli ko siya. Gabi na yun, na hawak-hawak ko yung kutsilyo na yun. Naisipan ko talaga siyang patayin yung mga anak ko bago ako magpakamatay. Yun yung pinaka ano sa buhay ko na hindi ko rin siya makalimutan talaga. Dahil wala eh. Iba eh. Iba yung sakit eh. Alam mo yung gusto mo tapusin na lang para wala ka nang maramdaman. Habang nasa ganitong sitwasyon, nakapanood si Lucire ng The 700 Club Asia. Pero nung sinabi na ni St. Peter na ikaw, sabi niya, na nanonood ngayon, sabi niya, na balak mo pang patayin na niya yung mga anak mo bago pag magpakamatay, na may hawak na kutsilyo sa dulo ng kama. Eh sabi ko, naisip ko, sabi ko, natanong ko sa sarili ko, ako po ba yun? Sabi ko, kasi paano niya nalaman? Ang Panginoon, sabi niya, ialay mo sa kanya lahat, pagagaan niya. Siya ang gawin mong provider ng buhay mo. Siya ang gawin mong driver ng buhay mo. Sabi niya, gagaan ka piramdam mo. Tutulungan ka ng Panginoon. Hanggang sa iyo na nagdasal na siya na, Lord, tulungan mo niya yung tao na kailangan ng tulong mo, pagaanin. Doon na ako humagambol ng iyak, sir. Sabi ko kasi, awa ng Panginoon, mahal pa rin ako ng Diyos. Pinali ko na yung kutsilyo na sa lagayan. Sabi ko, Lord, patawarin mo ko. Halos gabi-gabi, minum-minum to. Sabi ko, Lord, patawarin mo ko. Dahil hindi ko sinasadya na gano'n yung maisip ko. Sabi ko, hindi ko alam na. Alam ko, pagkakasala yun. Pero sabi ko, hindi ko lang kasi napigilan. Tao lang ako. Tuluyan ang tinanggap ni Lucire si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Nagdesisyon siyang tumira sa Mindanao upang humarap sa bagong simula. Taong 2010, isang dasal ni Lucire ang natupad nang tumawag si Rodel. Then sabi niya, kung pwede daw kaming bumalik ng Maynila para daw magkasama-sama daw kami uli, praise God naman, natuloy naman, awa naman ng Diyos. Sabi ko, sige, sabi ko, pagbibigyan kita alang-alang sa mga bata na sana magiging okay na. So 2010, kumuha siya ng paupahan dito sa Cavite. Hindi lamang doon natapos ang pagbabago at biyayang natanggap ni Lucire mula sa Diyos. Nagkaroon din siya ng mini salon business upang tugunan ang pangangailangan ng pamilya at mas lalo silang pinagbuklod ng Diyos. Magtiwala lang sa kanya. Hingi ng gabay, pagdasal, na yun niya. Na bawat decision sa buhay, kailangan sa kanya muna. Ialay mo muna sa kanya bago mo gawin. Kasi kahit naman anong gawin mo na hindi mo inaalay sa kanya, na hindi mo hiningi sa kanya, baliwala. Ang tiwala ko sa kanya sobra-sobra. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako ngayon, wala yung pamilya ko, wala yung naipuntar ko, wala yung trabaho ko. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi ako pinapayaan.